Kawai kawai sa mga solid boy Rayjan, malapit na po tayo mag 2,000 subscribers. Salamat sa lahat po ang mga boy Ray. Kawai kawai din sa mga Wanda lovers dyan, especially sa mga naka Wanda wave. Baraman yan, tayo natin ang bandera ng Wanda wave. Dami na natin guys. I mean, ang dami na natin mga motovloggers sa small bike community. Pero wala ko akong nakikilala mga motovloggers na naka-Honda Wave eh. Puro naka-Honda Click, Honda Beat, Airblade, ADV, CB. Pero sana soon, makilala at makasama ko kayo guys. And sana, dumami pa tayo. Anyway, vlog ulit tayo ah. Gusto ko lang to share sa inyo eh, yung tungkol sa RFID. Trending kasi to ngayon eh, kaya share ko lang yung mga thoughts ko about sa RFID na yan, mga nalalaman ko, and syempre yung karanasan ko sa pagkuha niyan. So yun, we're going to Makati. As usual, dito tayo sa EDSA dadaan. So yun, yung parang ngayon about sa RFID, eh yung deadline sa pagkuha o pag-apply nito. Ginagawa mo. So maraming natutuwa, maraming nagre-reklamo, marami din namang mga wapakilos lang dito sa ultimatum. Ultimatum nga ba tawag doon? Sige, ano na lang, announcement. Yan. So may anunsyo po ang nakakataas na simula sa November 2, 2020, isasara na o tatanggalin na yung cash lane sa mga expressway or tollway. So RFID lanes na lamang yung matitira. Last week, pagkagaling ko sa Cavite, kumuha ako sa Southwoods Northbound Toll Plaza ng RFID para sa kotse ko. And kahapon sa Gentry naman, sa Cavite din, kasama ko girlfriend ko, kasi kumuha din siya ng para sa kotse niya. Naku, napaka-hassle. Para kaming gumawa ng passport halos isang araw, kasi inabot kami ng alas 2 ng hapon eh. Buti na lang naghahan namin. Pag ganyan talagang transaksyon, palagi kami maagi eh. Alam nyo naman. Pero hindi po ako nagre-reklamo ha, sinasabi ko lang yung naging experience ko sa pag-a-apply ng RFID. Eh, kasalanan ko din naman kasi. Alam nyo naman, galing ewan kung kailan kailangan, tsaka lang gagawin, tsaka lang kukuha, kung kailan malapit na, tsaka lang kikilos. Alam nyo yan. Well, matagal naman na to. Matagal nang may RFID. And anytime, pwede kumuha o mag-apply nyan. Eh kaya lang kasi hindi ako kumukuha ng RFID na yan. Eh kasi nga, hindi naman ako palagi nag-expressway eh. Hindi totoo yan. Siguro sa ngayon lang kasi nagka-pandemic. Kasi commuter din ako eh, kahit may kotse ako. Tsaka iniisip ko, may cash lane naman eh, hindi ko na kailangan kumuha ng RFID. Nope. Sabi ko, parehas lang yan. Hindi ko pa naman na-experience pumila ng matagal sa cash lane sa expressway. Hindi pa naman ako nag-expressway ng seasonal eh. Yung kapag Pasko, New Year, Undas, Mahal na Araw o Semana Santa, ganyan ganyan. Kasi alam ko, yan talaga yung dagsa ng mga dumadaan sa expressway. Ayun lang. Yung paliwanag eh, no?
So yun nga, yung cash lane is no longer available on tollways or expressways starting or beginning November 2, 2020. Ang galing mo talaga, Brian. Ayon po dun sa nabasa at napanood kong balita, yun pong ating DOTR or Department of Transportation ay nagbigay alam sa mga toll road operators na mag-migrate na or mag-shift na sa cashless toll collection system. Magaling mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! May department order po yan na pinirmahan ng Transportation Secretary directing government agencies like LTO, LTFRB, NTRB to implement the new process. I don't know why, but one reason is that because of COVID pandemic, ang layunin po ay contactless transaction or cashless payment system. So nire-require po tayong lahat ng motorista na gagamit ng tollways na kumuha nito. May department order po na nilabas, kaya wala tayong tapas. Yun lang. So, alisin na yung cash lane sa mga expressway. Sa SLEX, Cavitex, Calax, NLEX, Esitex, TPLEX, and so on. Kaya ngayon, ang dami nang nagkumuha ng RFID. Kasi medyo rush na eh. Ilang araw na lang. May chismis nga na baka may extension daw. Hindi totoo yan. Imbis na November 2, i-extend daw. Nababasa ko lang sa mga motorcycle groups and car groups sa Facebook. Usap-usapan kasi nila dun eh. Eto guys ah. Ginihan pa? Tinanong ko dun sa kinuhanan ko ng RFID sa Southwoods Toll Plaza. Sabi ko dun, paano yung mga wala pang RFID na dadaan sa expressway simula sa November 2? Kasi alisin na nga yung cash lane eh. Anong mangyayari sa kanila? Anong gagawin? Eh kailangan nilang dumaan. Hindi po ba padadaanin? Huliin po ba? Magmumulta po ba? O magkakaroon po ba ng violation? So ang tugon naman sa akin, patatawirin naman daw yung mga dadaan sa tollways na walang RFID, wala pang RFID. Tapos, papatabihin sa gilid ng kalsada. And, papupuntahin dun sa designated office or area doon para kumuha ng RFID. As required or mandatory. So, bibigyan ka dun ng RFID card and didikitan ng RFID sticker sa sasakyan mo and i-activate nila yun. Take note guys, libre po ang pag-a-apply o pagkuha ng RFID. Yung iba daw kasi nagre-reklamo agad-agad. Sabi kasi libre yung RFID pero pagdating sa pagkuha naghihinayin agad. Bakit daw may babayaran? Ganito ganyan. So, ganito po kasi yan. Yung RFID card and sticker, free po talaga yan. Opo, mayroong babayaran. Pero yun po ay para sa load ng RFID account na kukunin nyo. Itatapat lang naman po nila yun sa RFID account nyo. Kasi paano nga naman kayo makakatawid sa tollgate kung walang balance o walang load yung RFID nyo? Diba? Ang nagiging worst case scenario lang po sa pagkuha nitong RFID ay yung activation ng mga first time RFID applicants. Kasi after 1 hour pa po magagamit itong RFID pagka-process ng activation. So ibig sabihin, pagka
ma-activate ng RFID nyo, maghihintay pa po kayo ng isang oras bago makadaan ng makatawid sa tollgate. Ganun po yung nangyari sa amin ng girlfriend ko. Sa auto sweep RFID po yan ha, sa class 1 vehicle. Hindi ko lang po sigurado kung ganun din sa easy trip RFID. Kasi sa easy trip RFID ko naman eh, isang oras din yun eh bago ako dumaan sa tollgate. Eh nakatawid naman ako. Kaya worry ko, same lang sila ng activation time. So yun, pag dumaan kayo sa expressway sa November 2 ng walang RFID, eh required talaga kayo kumuha. Pagkukuhain kayo dun on the spot. Yun ang sabi sa akin ha. Wala namang problema dun. Ang problema lang eh, makabala ka sa lakad mo. Imbis na tuloy-tuloy biyahe mo, diba? Kaya ngayon pa lang, kumuha na kayo kung may oras pa. So, meron pa kayong hanggang November 1 para kumuha, guys. So, hurry! Get it now! Ang hindi ko lang pala na-confirm doon, kung sa lahat ba yun ng expressway. Kasi baka hindi lahat may kuhaan ng RFID. So, yun lang. Kung alam niyo po ang sagot, paki-comment niyo lang po para ma-share din natin sa iba na po. So, yun. Sa isang araw pa dapat ako kukuha ng RFID na pang NLEX, ECTEX, Cavitex. Yung easy trip RFID dyan sa Shell sa Magallanes, meron daw dyan eh. Kaya lang, yun nga, sabi ng girlfriend ko, may naka-schedule daw na processing ng RFID sa Gentry sa Cavite ng Thursday, October 22. So, tama-tama naman, pupunta ako ng Cavite. Ngayong araw sana, Friday. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pamasyalan ko girlfriend ko dun. So, napahagal lang ako ng isang araw. Kaya kahapon ko na lang siya pinasyalan. At the same time, kumuha na rin ng RFID. Noon kasi siya nag-work eh. Tuwing Friday, binibisita ko siya doon. Tapos pag gusto niya umuwi dito sa Quezon City, ayun, hatid sundo ko siya. Siyempre, bilang lalaki, yung pagka-gentleman natin, hindi dapat nawawala yan. Naka naman. Hindi. Totoo yan guys. Ayaw ko kasi siyang napapagod eh. Ganun talaga tayo mga lalaki, diba guys? Pag mahal natin ang isang babae. Hindi totoo yan. Yun! Nikikilig me. Ano ka nasisira ulo? Ba? Pag nag-drive kasi siya, malayo din Cavite to QC ha. Tapos pabalik pa. QC to Cavite. Mapapagod lang siya. Tsaka mas gusto ko talaga yung sinusundo ko siya. Pinagsisilbihan ko siya. Anak ng mayo. Mayani! Gusto mo yan eh. So yun, wala na tayo sa topic. Hindi. Nadala lang kasi ako ng bugso. Ang dami eh. So, kumabalik tayo no. So yun nga. Doon kami sa Gentry, nag-apply ng easy trip RFID kasi malawak doon, maluwag. And just to ease congestion, tsaka to comply with the health protocols na rin. Doon yun sa parking area ng General Trias Cultural and Convention Center. Medyo hassle lang yung pagkuha namin ng RFID kahapon sa Gentry. Hindi dahil sa proseso,
kundi dahil sa init. Kasi may init pa nang dun kahapon eh. Nakaka-dehydrate. Tsaka medyo matagal. Marami kasi nag-a-apply ng RFID eh. Bugso kasi kahapon eh. Isang bagsak yung mga nag-a-apply. Schedule kasi yun eh. Meaning, one time lang. Then, hindi na alam kung kakaroon pa or kung meron pang next. Pero, okay naman yung enter process. Sa pagkakatanda ko, parang dalawa o tatlo lang yata yung staff o company employee na nag-assist sa processing ng application ng RFID. Pero andun yung mga CTL daw yun na nag-assist din. Marami sila eh. May mga taga-barangay din and mga polis doon na nag-secure ng area. Kaya salut sa mga tao na nag-launch ng event na yan. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa serbisyo publiko. And syempre, shoutout sa mga taga-Gentry or General Trias Cavite. Ayan, pasyal-pasyal ako lagi dyan pag back to normal na ang lahat. May property akong dinadalaw dyan eh. Siguro, dyan ako madalas mag-vlog soon. Tsaka yun nga, palagi ako dyan sa Cavite. So ayun, maaga kami dyan kahapon eh. 7 a.m. andun na kami. Doon kasi sa announcement 9 a.m. to 5 p.m. yun yung processing ng application. Pero pagdating namin dun, may quota pala, may cut off pala sa number of applicants. First 500 lang yung i-cater nila eh. So buti na lang inigaan namin. Wala kasi nakalagay dun sa announcement na 500 applicants lang yung isa service nila. Ang nakalagay lang sa announcement ay first come, first serve basis. Kaya naman dun kami, nakapila, may mga tumarating pa ng alas 12 ng tamali. Alaw na ng hapon. Kaya lang, hindi sila nakaproceed. Kasi nga, cut off na eh. Meron ibang maswerte. May nagbalik kasi ng number na alis na. Hindi na daw kukuha ng RFID. So yun, binigay dun sa bagong dating. Pero, sa last na sila ng queue line. Wow! Bandang tanghali, nagpa-break time sila eh. Nag-stop yung operation ng isang oras. Okay din kasi normally, sa iba walang break time eh. And okay din kasi tangkain kami ang tanghalian. Gutom na rin kami ng girlfriend ko nun eh. Ang mga pa naman namin eh. Pero sa iba hindi okay eh. Anyway, kanya-kanyang reaction lang yan. Nadismaya lang ako ng break time eh. Kasi walang makakainan doon. Puro sarado. May 7-Eleven, pero wala pang lutong fried chicken. May Jollibee sa tapat ng 7-Eleven, pero sarado naman. Close pa daw. Kasi mag-opening pa lang pala. Today yun eh, October 23. Opening yung Jollibee dun. Kaya, shoutout sa Jollibee Gentry Bayan. Yes! Uy, Jollibee Gentry, baka naman. So doon kami nakakain sa nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant na yun. Yung sa tabing kalsada, nasa harap ng pamilyang bayan. Simple lang siya, maliit na resto. Pero ang sarap ng mga putahe. Sarap ng pares. Sarap, sobrang lambot pa. Sarap din ng tapa, tsaka yung sisig nila. Kaya babalikan ko talaga yun pag kumasyal ako dyan. Sasama ko yung mga kaburid natin na motovloggers din.
Tapos after lunch, nag-resume na ulit yung process. Hanggang sa yun nga, anatawag na yung number namin ng girlfriend ko. Sinabit namin yung form na pina-fill upan sa amin. Then, payment. Then, yun na. Binigay na sa amin yung Easy Trip RFID card. Yan yung RFID sticker. Pero, kailangan i-present yung kotse bago umalis o mag-exit. Kasi sila, o yung staff ng RFID yung magdidikit ng sticker. So, bumila ulit kami dun sa kuya ng mga kotse. Then, pinapili kami kung sa loob o sa labas ididikit yung sticker. So, pag sa loob, eh doon ididikit sa windshield ng kotse sa passenger side. Then, pag sa labas naman, eh doon ididikit sa headlight ng kotse sa kanan o sa passenger side. So, sa labas yung pinili ko, nakadikit sa headlight. Sa loob sana pipiliin ko eh, kaya lang, nakakailang sa paningin yung sticker doon sa windshield eh. Nung dinidikit na ng staff ng RFID yung Easy Trip sticker sa kotse ko, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit kailangan pa namin dalhin yung sasakyan namin? Eh paano kung marami akong sasakyan? At bakit hindi pwedeng kami na lang yung magdikit ng sticker sa kotse namin? Tapos sabi niya, SOP daw kasi nila yun. Yun ang utos sa kanila ng company, sumusunod lang daw sila. And, isa pang rason, baka daw masira namin yung sticker unintentionally o ma-misplace. O baka daw magkamali ng lagay pag kami yung magdidikit ng sticker. Tendency, hindi daw madidetect yun ng RFID sensor sa tollgate. So tanong ko naman, eh ano yung tama? O paano yung tama? So yun nga, tinuro naman sa akin. And masasabi ko lang, easy to follow lang naman. Hindi sa nagyayabang ha. Eddie, wow! Ayun. Kasi isipin nyo guys ha, pwede tayo kumuha ng RFID for multiple vehicles. Kung halimbawa marami tayong sasakyan. Magaling ko pala dyan ah! Hindi ko alam ah! ID on behalf ng kapatid natin, ng tatay natin, ng para sa kaibigan natin, ng kapitbahay natin, at kahit ilan pang sasakyan yan, pwede. Pero, kailangan dalhin yung sasakyan kung mag-a-apply ka ng RFID. For the reason na sila dapat ang magdidikit ng sticker. So, anyari? So kung gagamitin ang sentido kumon, eh napakalaking palaisipan na loob. Kasi kahit ako man, hindi ko talaga mawari kung bakit kailangan sila pa yung magdikit ng RFID sticker. Well, sabi nga nila, that's an SOP, or that's their protocol. So tayo naman, kailangan sumunod. Eh maganda naman yun. Tama lang din naman. Kaya huwag na natin questionin. Ang mahalaga, makakuha ng RFID. Para wala nang tanong-tanong. Pero guys, ewan ko lang ha kung tama to. Kasi sa Easy Trip RFID, alam ko pwede tayo ang mag-install eh. And magdikit ng sticker eh. Kasi di ba meron sila sa Shopee? Medyo hindi ko alam yung part na info na to kasi hindi ko naman to na-try eh. Sa AutoSweep RFID naman, alam ko hindi talaga pwede. Yung RFID staff lang talaga dapat ang magdikit ng sticker.
Sosyal, kinakainan namin. Sa mga sosyal nga na resto, ganito lang itsura namin eh. Tapos mga amoy pawis, amoy usok. Nahihiya na nga kami minsan eh. Hindi dahil sa itsura namin ha, o sa suot namin, kundi dahil sa amoy namin. Pero wala eh, customer pa rin naman kami, di ba? Ayun, pauwi na tayo. Pabalik na ng Quezon City. So, EDSA ulit tayo dadaan. Then, cross tayo ng C5 mamaya. Doon sa Campo Crame. Campo Aguinaldo din. So, yun. Back to the vlog. So balik tayo sa RFID topic natin. Tuloy ko lang yung kinikwento ko kanina. Nung gumawa nga pala kami ng easy trip RFID kahapon sa Gentry, may kajismisan kami dun sa pila na applicant din eh. Sabi niya, pwede naman daw pala kami ang magtikit ng sticker sa kotse. Meron daw kasing nakiusap dun na applicant eh, na ibigay na lang sa kanya yung sticker at siya na lang daw magtitikit sa kotse niya. Tapos pinayagan naman daw. Biro niyo yun? Pwede naman pala eh. Wala lang. Nalala ko lang. Pero hindi ako naniwala eh, kasi chismis nga lang sa amin eh. Eh hindi ko naman nakita. Ito pa pala guys, yung isa pang tinanong ko dun sa staff, bakit hindi pa pinag-isa na lang yung application? And bakit hindi na lang ginawang isaan yung RFID account? Na para sa lahat na lang sana ng expressway. Kasi mag-a-apply pa kami na magkahiwalay. Pipila-pila pa, mahabala pa. Imbis na one at a time na lang. So, ang sagot naman nila sa tanong na to, iba-iba daw kasi ng contractor. Kaiba ng kumpanya ng AutoSwift RFID at EasyTrip RFID. So sabi ko, kaya pala. So inalam ko yan. Kaya pag uwi ko sa bahay, sinerge ko agad dyan eh. Wala daw expiration tong RFID. AutoSwift man yan o easy trip. So pang matagaan gamit na tong RFID natin guys. And yung load naman, wala din expiration. So we have nothing to worry about. One more thing, yung threshold or minimum load balance ng RFID account is 100, pero should be 200 daw. Huwag daw bababa dun. Pag nabawasan yung 200, dapat loadan agad. Much better nga daw kung 500 pesos and up yung load sa RFID natin. Kasi nga naman, kung galing tayo sa malayo o kung pupunta tayo sa malayo at dadaan ng expressway, malamang malaki ang fee.
Kaya kung 200 lang naman ng RFID account mo, mabilis ma-out of balance. Example, kapag panorte tayo, kung dadaan tayo ng NLEX, SETEX, and TPLEX or TPLEX, kulang ang 500. Diba? So ayun, 200 yung binayaran namin sa payment. Then niload nila yun para matap up sa RFID account namin as initial load balance. Then ayun, dinagdagan na lang namin yung load ng RFID namin through GCash. Kasi may mga loading options naman na pwede natin gawin eh. Like yung GCash nga. Kasi dumadaan kami sa SLEX minsan eh. Same process lang din naman dun. Kuha ng number dun sa staff. Then nag-fill out kami ng form. And make sure to agree to the terms and conditions. Then pagka-complete, sinubmit namin. Then next, pinrocess nila yung RFID account namin. Then inactivate and install yung RFID. Then same question and answer lang din nakuha ko sa kanila dun. Mas mabilis nga lang dun kasi 200 lang yung quota or cutoff. Then mas mabilis kasi yung mga RFID staff na yung pumupunta mismo sa sasakyan o sa applicants para ibigay yung RFID card and para idikit sa kotse yung RFID sticker. Kaya mas mabilis kumpara dun sa kinuhaan namin ng RFID sa gentry kahapon. Kasi pila-pila dun eh. Inabot lang kami noon ng tanghali, alas 12, kasi pang 180 plus kami. Yung AutoSweep RFID sticker na ididikit nila sa sasakyan, ang SOP nila, dun sa windshield, sa gitnang bahagi, bandang ibabaw. Hindi pwedeng sa gilid o saan man. Then, sa loob ng sasakyan. Okay naman para sa akin na sa loob dinikit. Safe yung sticker eh. Hindi ko lang natanong yung sa big bike kung saan nila dinidikit. Hindi ko lang din natanong kung pwede idikit sa labas ng kotse. Kasi yung sa kotse ko yun, sa kotse ng girlfriend ko, sa loob nila dinikit. Kaya lang, tinted yung windshield ng kotse ng girlfriend ko. So, ginawa ng staff, kinat niya yung small part ng tint sa windshield using cutter bago dinikit yung RFID sticker. Sa kotse ko naman, walang tint yung windshield nun kaya dinikit lang agad yung RFID sticker. So, yun. Maraming lugar, booth, offices or stations na available kung saan pwede mag-apply o kumuha ng RFID. Sa mga mall and gas stations meron daw eh. Search nyo na lang kay Google. Sa iba daw mabilis kumuha eh. Madali lang daw. Ewan ko lang kung gaano katotoo yun. Nabasa ko lang din sa mga FB page na sinalihan ko. Ayon, as per report,
Millions ang kumukuha ng RFID simula nung nabalita na mandatory requirement na to. And kasi nga, aalisin na ang cash lane sa tollways. Para sa iba, okay to. Para naman sa iba, hindi okay. Iba-iba tayo ng unaing patungkol dito. Pero respeto na lang natin lahat yan. Sabi nga ng iba eh, huwag na ba magreklamo? Sumunod na lang. Isang beses lang naman natin gagawin to eh. Magagamit din naman natin yan. May nabasa ako eh. Nag-trend sa social media na meme or image na may caption. Sabi dun, dami yung reklamo. Dami yung sinasabi. Kung ayaw nyo ng RFID na yan, edi huwag kayo dumaan sa expressway o mag-commute na lang kayo. Basic. Eh may point din naman ano po. Eto pa, may nagtanong sa akin, kapitbahay ko, ano daw yung ETC dun sa expressway? Iba daw ba yun sa RFID? Sabi ko, oh iba. Iba ng spelling. Hindi. ETC stands for Electronic Toll Collection. Ano yan eh? Tawag yan, wireless system na automatically nagko-collect ng toll fee or road usage fee. Yung RFID naman stands for Radio Frequency Identification. Ano naman yan? Wireless technology din yan eh. Pero via radio frequency waves naman itong si RFID. Ayon sa nabasa kong article kay Google, itong RFID is a device na gumagamit ng electromagnetic fields para ma-identify niya automatically yung mga tags or labels or stickers na naka-attach sa isang object. Kaya sabi ko dun sa kapitbahay ko, may logic. Alam mo, parehong dalaw eh. Yung RFID, ETC din yun eh. Or parang magkatrabaho itong ETC and RFID sa isang function. Parang ganun. Lago eh, no? Ayun lang. Trapo sa toll gate. May bukas na isang cash lane sa dulo sa left side. Then may isang cash lane din sa dulo sa right side. Tapos puro RFID lane na in the middle. Ngayon, too much congestion, nagkaroon ng traffic jam. Yun pala, yung tig isang cash lanes sa left and right side, ginagawa ang multiple lanes ng mga motorista. Kaya naipit tuloy kami mga naka-RFID na eh. Kasi parang sila sa daan ng mga papasok ng RFID lane eh. Ako nga nasa 4th lane sa bandang left side. So pinilit ko po magitna. Kasi yung mga nasa middle lane lang yung umuusad eh. Yung sa left and right side, singitan, siksikan, gitgitan. Anyway, that's fine. Hindi naman ko ako nagre-reklamo. Kinikwento ko lang sa inyo yung mga na-experience ko. I get used to it naman na kasi. Normal na yun dito sa atin. Alam nyo yun. Kaya nga nagbabawan ako palagi ng matinding pasensya pag dadaan sa mga major roads natin eh. Literally, pag dumadaan ako ng EDSA. Kasi rush hour man o hindi, always traffic dyan eh pag normal day. Guys, yung sinabi ko pala kanina,
na okay lang dumaan sa November 2 yung mga walang RFID. Eh, huwag niyo po seryosohin. Hindi ko po alam kung gaano katotoo yun. Sinasabi ko lang yan sa inyo kasi yan din ang sinabi sa akin ng mga kinauukulan na tinanong ko nung kumuha ko ng RFID. And, hindi ko po sinabi na may cash line pa sa November 2 ah. Again, aalisin na po ang cash lane sa November 2. Bibigyan lang po ng privilege makadaan yung mga wala pang RFID na may certain reason. But they are required to get RFID right away or on the spot pagdaan nila sa tollways. Again, wala na po talagang cash lane starting November 2. Kulit mo, nasan ba yung tubo? Hindi na talaga allowed dumaan yung mga walang RFID. Except if may extend yung deadline. I don't want to give you false hope lang naman po. RFID. Ayun, nabanggit ko nga po kanina, RFID stands for Radio Frequency Identification. Device po yan or system yan na gumagamit ng electromagnetic fields para ma-identify automatically yung mga tag or sticker na naka-attach sa isang bagay. Ang galing mo talaga, Bright. So kung tatanungin nyo po kung ano yung electromagnetic fields, ba? Eh, Google nyo na lang po. Next, ano naman itong auto sweep? So cashless payment service po yan ng SMC or San Miguel Corporation for their expressways. Itong SMC, alam naman po natin, company po yan at kilalang kilala yan dito sa Pilipinas. Sweep is only for tollways under SMC or San Miguel Corporation. So ano-ano nga ba yung mga tollway nila? Ayan po yung SLEX, TPLEX, Star Tollway, MAIAX, Skyway, and MCX. Magaling mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Next, ano naman itong Easy Trip? So cashless payment system po yan ng MPTC or Metro Pacific Tollways Corporation. Itong MPTC, company din po yan. No. So itong Easy Trip naman is only for toll roads na under ni MPTC or Metro Pacific Tollways Corporation. So ano-ano ba yung mga expressway nila? Ayan po yung NLEX, ECTEX, CALAX, CAVITEX, and C5 Link Flyover or C5 South Link. So sa madaling sabi,
In terms, Autosweep RFID is also known as SMC RFID. And Easy Trip RFID is also known as MPTC RFID. So yun lang guys. Yung itsura pala ng Autosweep card, ayan, pakita ko na lang sa screen. Then yung itsura naman ng Easy Trip card, ayan, pakita ko din sa screen. Sabi ko na siguro lahat ng dapat kong sabihin about this RFID vlog. Medyo marami din yun ah. Dal-dal ko, diba? Sana hindi kayo na-boring guys. Salamat na rin sa pagtsatsaga ng manood, makinig at sumama sa mga rides natin. At dahil dyan, hindi pa rin tatapos. Itong vlog, dadako muna tayo sa questions and answers. Sa madaling salita, FAQ or about this topic or niche. So, tanong! Ay, sorry po ah. Hindi po ako galit ah. Sorry. So, tanong! Paano pag hindi ma-detect ng scanner yung RFID sticker natin? So, sagot dyan, una, atras abante daw. Or other option, try daw lumipat sa ibang lane if possible and kung sinabi ng staff. Which is, literal na mukhang malabo na rin gawin. Or last option, tawag daw kayo ng staff doon, then ibigay nyo or i-present nyo lang yung Autosweep or Easy Trip account card nyo. At sila na ang mag-i-scan ng card and isasoli sa inyo. At pag hindi pa rin gumana yun, diba? Ay, iwan mo na lang. So, sunod na tanong, paano naman yung mga nagiging problema sa sistema na to? Mga problema sa system na hindi natin kaya i-resolve. May mga naka-experience daw kasi na nabawasan daw yung load ng RFID account nila o nadoble yung kalta sa balance pagdaan sa toll gate kasi nagka-system issue. So, paano yun? Marerefund ba yun? Ganyan-ganyan. And so on and so forth. Basta maraming tanong. And iba't ibang senaryo.
sagot. Nangyayari daw talaga yan. Kasi automated system nga eh. Hindi mawawala yung mga berya o problema. So meron mga procedures sa mga problemang yan. You may follow the procedures kay Google. Meron doon, search nyo lang. Or check nyo sa RFID website. Or better to call the RFID customer service. So next question, pwede ba yung unified or isahan na lang sa isang account or card? Pwede bang magkasama na lang yung AutoSweep RFID and EasyTrip RFID account? Ang sagot, pwede po. Meron pong option para dyan. Pero confusing nga daw yun. Kaya mas nire-recommend daw na separate na lang. But still, it depends upon your decision. Discretion nyo po yun to decide. So for the options, search na lang po kay Google or check the RFID website. Nandun po yung lahat. Next question. Paano luloadan yung ating AutoSweep or EasyTrip RFID account? Sagot. Pwede daw sa mga mismong stations or booth sa expressway. Pwede din daw i-link sa credit card. Pwede din online. Pwede din sa GCash, Paymaya, and marami pang loading options. Search nyo na lang kay Google, ano po. So next question, paano mati-check yung balance ng RFID natin? Sagot, sa likod ng card, may steps doon kung paano. Kung wala naman, o kung voided or faded, malabo, hindi nyo mabasa, search nyo kay Google, matik yun, nandun yun. And, pag gumagawa naman tayo sa toll gate, may screen display doon kung magkano pa balance o natitira sa RFID natin eh. Pero, ayon sa akin ng staff doon, responsibilidad daw natin na i-monitor yung balance ng RFID natin. Eh tama nga naman yung sinabi niya. Kasi nga naman, kung dadaan tayo ng tollway, tapos out of balance pala yung laman ng RFID natin, maaabala pa tayo. Imbis na dire-diretso ang biyahe, hihinto pa tayo doon. Tatabi pa tayo para magpaload dun sa designated loading office nila. And alam ko, hindi agad-agad nagtitake effect yung load. Mag-aantay ka ba? Di ba? O nga pakasal, di ba? So next question, paano kung dalawa o tatlo ang sasakyan? May kotse, may big bike, may truck. Pwede ba kumuha ng RFID na pangmarami ang sasakyan? Ang sagot dyan, opo. Optional po yan. Kapag ikaw ay maraming sasakyan, yung unang option ay pwede kang kumuha ng RFID na para lang sa isang sasakyan. O sa bawat sasakyan, may kanya-kanyang RFID account. What I mean, one RFID account per vehicle. Yung ikalawang option naman, ay pwede ka din kumuha ng RFID na para sa dalawang sasakyan mo. O tatlo, o higit pa. Under one RFID account. Ang hindi ko lang sigurado, ay kung pareho yung AutoSweep RFID and EasyTrip RFID sa options na to. So yun.
So next question. Ano pa ba? Ah, eto. Siguro last na to, guys. Wala na akong maiisip eh. So, tanong. Paano pag ibebenta mo na yung kotse mo? O yung 400cc or higher cc big bike mo? Anong mangyayari? Sagot dyan, okay lang yun. Kasi ang record naman ng RFID sa sasakyan ay yung code na ini-scan. Then yung card number and yung account number dun sa sticker. And card na intended only for that vehicle. Not the vehicle owner's name, not the plate number of the vehicle, and not the engine chassis number of the vehicle. So ibigay mo na lang sa bebentahan mo yung auto sweep or easy trip card. And make sure na buo at nakadikit pa yung RFID sticker sa sasakyan na ibebenta mo. So kung marami ka pang load dun sa RFID account mo, eh, that would be an internal agreement between you and the buyer. Pwede mong babayaran sa buyer yung natitirang load sa RFID account or whatsoever. Ikaw na bahala dun. Now, kung kailangan mo talaga yung RFID na yun, may process yan. Kailangan mo mag-file ng form for account deactivation para dun sa RFID and submit some requirements. Pag na-complete mo yun, i-deactivate nila yung RFID sa ibibenta o binenta mong sasakyan. So, marerevoke na rin yung RFID card and sticker. Bali, wala na yun. Wala nang sense yun. Then, pwede na alisin yung sticker. If I'm not mistaken, yung RFID code ng sasakyan na yun, yung i-deactivate nila, and yung card number. Pero yung RFID account mo, ayun pa rin. So yun. Then pwede ka na mag-install or kumuha ng bagong RFID para sa paggagamitan o paglalagyan mong sasakyan. I-link mo lang sa old or existing RFID account mo. Bibigyan ka nila ng bagong RFID card na may ibang code and ibang card number, syempre. Pero same account number pa rin. Then didikitan yung sasakyan mo ng bagong RFID sticker tag with the same code and number sa card. So, pretty much, that's about it. Finally. Natapos din mga madaldalan ko. So kung may mga katanungan kayo guys, hinaing at suggestion, i-comment nyo lang po. I'll try my best to answer. Okay? So yun, maraming salamat sa panonood at pakikinig at sa pagsama sa ating ride and motor vlog today. Sana marami kayo napulot na kahit konting gatitin lang. Ang dami ng sinabi ko. Kung nagustuhan niyo po itong vlog na to, kahit pangit, kahit boring, kahit nakakahaba, hit nyo lang po yung thumbs up or like button. Share nyo na din para makatulong din sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa channel ko, bah, pindutin nyo na yung subscribe button. Then piliin nyo lang yung all para mag-updated kayo sa lahat ng mga bagong videos or vlog na i-upload ko. So, yun lamang po. Hanggang sa muli mga kaboy, right? Kita-kita ulit tayo sa susunod nating Boy Ride!